gawa nila talaga, nagkatagad ng wave si Dylan. O sabi niya, ah, Rapli siya. Ayan, level 1 ka pa lang, dito ako susubok lumamang. Pero tignan mo yung ginagawa nito, nililep and right niya lang. Talagang ano lang, almost all clear. Since they understand na, okay, si Rapli siya, siya yung tank hero na hindi kagad makakapag-clear up ng wave. So with that, that will be a really sustainable energy shield damage. Oh, pero nakita niyo naman this hate. Gusto pumasok for that punish and hate dito. Siya pa mabibigyan. Rapli siya dito. Just in time, Jay. Mapipilitan gumamit ng flicker. Pero Hades naman niyo dito. Pumasok rin with a poke. Hindi magiging enough yung damage. Kyrie and Yakno na perk sa silang umalis sa sarili nilang mga lane. Muntik pang nakapatay dito si Rafflesia using the concussive blast pero hindi tumama. With the mobility from Jay, gamit ang kanyang sub-talent sa support emblem, maaga siya nakatakas. Pero that was a nice opportunity for Onyx PH. Ang ganda na ikat nila kaagad. But with the response from Aura PH, that is, okay, makikita mo talaga na hindi ibibigay ng Aura PH na libre yung kahit anong kills o kahit anong klaseng aggression dito na binabato ng Onyx. Tanda mo si Creed, nandito lang siya. Binibisita niya yung dati niyang teammate at kaibigan na si Dilar. Pero nakikita mo naman si Dilar, unrelenting, trying to go in. Nandito na rin si Hades. At hindi enough yung damage dito ni Dilar. Execute will be used, pero hindi sakto sa damage threshold. Hades dito with the punish. And Aura PH dito showing Onyx how it's done. JP, tinanunan siya dito. Pero sabi ni JP, kaya ko umalis dyan with the love waves at kaya ko kayo islow. Indeed. At ang laking impact ng love waves niya when it comes to catching up people. At nakita naman natin kanina na naging successful si Lord Hades by taking out the Benedetta. Tingin ko kung medyo hindi umabot sa Benedetta with that one tower shot, it should be enough or makakapasok siya agad sa range ng kanyang sariling turret. Kyrie dito, nahuli si Greed, pero Kyrie ang next target nila dito. Angela, using the heart guard, roughly siya naipit sa may gitna. Iyak na dito, asipa kay Ling. Hades dito, makakatakas. Pero roughly siya nga ba magiging next target? Titigilan na siya ng Onyx as they go straight for that Turtle. Rafflesia nasa area pa rin. Retribution hindi present, kaya Onyx PH, that is going to be somewhat uncontested. Pero tatandaan natin na si Greed bumalik na and he will get a kill on Iyakno. Ang ganda ng pagkakaplay dito ng Onyx. Alam nila na okay, sige, kaya natin i-contest. Nandun sa taas si Benny Cutie, so he will just stay there for a while. At wala, naging successful dito yung prioritization ng Onyx PH. They prioritized Lord Hades para lang masigurado nila na hindi available yung retribution. Hindi mako-contest ng Aura PH itong potential Lord take ng Onyx. So which is really good. Ang ganda ng pagkakontrol nila since alam nila na okay, lamang sila sa kills, sa mga Aura sa kills. Pero as long as we can get those objectives, as long as we can get that additional gold from the turtle, pati yung turtle buff, mas magiging aggressive ngayon yung Onyx. Onyx dito, inispatan lang nila kung saan si Greed. Si Greed dito talagang tinitignan niya lang yung passing na ginagawa dito ni Hate. Alam dito ng Aura kung nasaan etong mga heroes or sa jungle heroes ng side ng Onyx. Uy, yung gunto at naman. At the said moment, and right now, tignan natin kung paano nila ipipwesto yung sarili nila. Well, sa akin din kasi, it's all about positioning at nakita naman natin yun. Yes, I completely agree. Greed, talagang naghahat na siya ng magandang target. But with the control from the Holy Baptism ni Jay, na-stop nila kaagad yon. At nagkaroon ng time yung Onyx ngayon na mag-position. And Kyrie dito, going in at Hades. Order of Brilliance ang pipigil dun sa aggression, pero hindi magpapapigil si Greed. Going in, meron siyang execute dun. That is enough damage para i-take down si Kyrie. Wow, ang ganda ng pagkaka-pick off dito. And also using the execute just in time, lowered yung cooldown niya kasi yun yung naging last hit. Pero look at this, Hate and also Greed just providing information. Alam din ng Onyx PH na okay, nandito si Greed, we can move to a different target, we can play aggressively, at yun yung ginagawa ni Dilar. Roughly siya dito and Dilar talagang nagsusundutan lang sila dito. Sabi niya, okay, kami Dilar, dash in ako, tapos dash out ako bigla. Nakakasing kita ng onte, pero alam ko naman na hindi kita kaya i-burst down ng dire-diretso. Pero Dilar, getting the kill on Greed, and that is going to be eye for an eye. Mabubuhay ba rin si Dilar? Mabubuhay si Dilar! Maximum range na lang sana ang liligtas dun kay Lord Hades, pero nakatakas agad si Dilar. Roughly dito, tatakas, pero that is the heart guard para lang isalba ang kanyang teammate. And Jay, masaya na sila doon kasi alam nila na gamit na yung heart guard, mas magiging madali sa kanila yung pag-take netong turtle. Worth it yun. Ang ganda ng pagkakalaan ng heart guard doon, hindi yun sayang. Bakit? Kasi kapag namatay si Rafflesia doon, hindi sila makakontest. Wala sila magiging main tank. Pero look at this, the turtle fight.
Oh, pero look at that retribution. Walang makakuha dito, ladies and gentlemen, na jungler, and it will go pa rin kay Kyrie. That is a extra protection para dito sa Lunox, at doon sa time na meron siya turtle buff, baka pwede siyang maging mas aggressive. Tingin mo ba, Tad? Eh, completely agree. Kasi hindi lang din naman protection yung binibigay din ng turtle. Meron din siyang additional physical and magic attack. So kapag meron sila, nasabi na naman natin kanina na kapag nakapag-farm dito si Kyrie, yung armor penetration, yung magic penetration niya is really big at up against Rafflesia, at mas madali sila makaka-dish out ng damage using the Chaos Assault. So kahit alam nila na walang heart guard sa side ng Aura, so tinake advantage ngayon ito ng Onyx. Mm-hmm. Dilar dito, ladies and gentlemen, nabasagan siya ng turret ng isang Baksha, pero hindi mo siya mabiblame eh. Mm. Kasi talagang ang sakit sa ulo nitong matchup na to para sa isang Benedetta. Yes, hindi ka ganun kadaling i-take down, pero at the same time, hindi ka rin mananalo in terms of dueling all in all, kasi nga, mapipreksa mo siya palabas, but, and still, kumbaga, mabilis lang din makakabalik yan with his first skill. Totoo yan. At well, kapag nakabalik yan kaagad, mas mabilis sila makakapag-react. And also, looking at the items here, mga kaibigan, look at Kyrie's item. He went for a Clock of Destiny, so naghihintay na lang siya ng 12 counts sa kanyang COD. And also going for the Necklace of Durance. So kapag nakapag-Necklace of Durance siya, mas mabilis siya makakapag-dish out ng damage and also help the rest of the team na makakuha ng pick-off na parang ganito. And dito pumapasok yung Lunox at yung Roger. Nakita niyo yung buhay niya nung naging onte, nung madami nang nawawala. Roger comes in, na-burst na siya agad doon sa area na yon. Iyaklo dito with a Jit Kondo na knock-up man niya, pero tutumba pa rin siya. Dilar and the others, they want to fight. Hades na sa may pinaka likod nila, and hindi pipilit ang Aura, ay ang Onyx dito. Mm-hmm. At the same time, doon naman sa taas, natulak ang tore ng Onyx. Napakagandang trade dito sa side ng Aura at also Onyx. They both understand each other kung ano yung mga kailangan nilang gawin at this moment. 7 minutes, mga kaibigan, pantay pa rin ang kill count, pero ang magiging next contesting dito is yung turtle na talagang good position para sa side ng Aura. PH pinupush back dito ni Rafflesia, pero mukhang magkaroon naman isa pang magandang laban. And Rafflesia dito, siya ang sinapian ng isang Angela the Heart Guard. Rafflesia, tumatakbo siya. Ang bilis dito ni Rafflesia. Tingnan mo yung ginagawa niya. Nag-first kill pa siya. Tingnan natin kung paano nila paparusahan yung Onyx dito. But Onyx, holding their ground. Ito na ata yung fight na hinahanap nila kanina pa. And will this be another turtle going to the side of Onyx? Tatandaan mo, yung last turtle napunta kay Kyrie. Naman. At talagang, ito magiging ano na, sa side na ngayon ni Hate. So which is really important. Mas magiging aggressive dito yung si Roger. At kapag nagkaharap siya ng, kahit siguro hindi na mag-proc yung kanyang Bloodlust Howl, pero as long as meron siyang turtle, mas magiging aggressive pa sila ngayon. And also with Jay, with the Holy Healing and also with the Light of Retribution, tingin ko meron na rin siyang Necklace of Durance, which is really effective up against Benny Cutie's Harith and also JP na Angela. Yun ang kailangan nilang gawin. Pero tingin ko mag-ano muna siya, dominance yata. Oh, the dominance size. Mm-hmm. Pantay, patas na patas. Actually, ang laban na nagaganap dito in terms of turrets. Ang nakakalamang lang dito ang Onyx in terms of getting the turtle objectives. And Hate dito, mira ka naging main target nila, and look at that ultimate coming out from Jay. Napigilan niya yung tatlo, pero hindi enough yon para patakasin ang Roger Hate. So ibig sabihin, Greed and Dilar, nagsusundutan lang sila dito, as you can see right now. And Dilar really trying to control and really trying to take down yung mga turrets on the other side of the map. Onyx, however, goes to the mid lane at sabi nila, pipigilan namin yung push na nanggagaling kay Angela at kay Harith. Mm-hmm. Indeed. At alam naman natin na si Harith, isa siya sa mga malulupet or sobrang bilis na makakuha ng turrets using Izaman Force. So, Holy Baptism, tumama pa dito. But as I was saying, yun yung magiging first objective ng Aura. Control the map. Pero ang magiging problema dito is Iyakno is also doing the same thing. Uy! Pero look at that! Nahuli nila dito si Hades at hindi siya makaka-react doon. Execute, making a way para hindi na makapsapi dito ang isang Angela. And look at this, Kyrie bursting everyone down. Angela with a sliver of HP. Benny Cutie, sinubukan lumaban nandun sa may gitna, pero masyadong mataas ang damage output ng Onyx PH dito. This is Onyx magic, ladies and gentlemen, working
in their favor. Talaga, at makikita naman natin dito yung damage na kayang i-dish out ng Onyx PH. Hindi sila takot na sumulubsob sa loob ng territory ng Aura PH because of the holy healing ni Jay. And also, well, he went for the pull yourself together, so talagang kaya nila makipagsabayan. Okay lang na kahit umatay dito si Jay, he can also utilize the deity penalization, yung kanyang yung huling buga dito ni Rafaela kapag namatay siya. So afraid, medyo risky din, medyo controlled yung galaw dito ng Aura na hindi agad ma-proc when it comes to lowering down the HP, kasi kapag half HP with the help of the deity penalization, mas mabibilis lalo dito si Hay. At tignan mo, naipit dito si Greed dun sa pwesto ngayon, side ng Onyx. Pero, luckily for him, hindi alam dito ng Onyx na nandun sa area na yon. And, Onyx, naging setup sila for the Lord. Mm, talagang ano lang, more on objective. Pero nakita dito ni Kairi si Rafflesia. Nakita mo naman yung damage ng Chaos Assault Stolo. Ganyan kasakit ang Lunox kapag nakalamang na sila when it comes to item. Meron pa siya mystery shop, so first probably makukuha niya kaagad yung damage burst na hinahanap nila. And madami ang nakasalalay dito para kay Greed. Tingnan natin kung sino yung mababurst down niya. And Yakdo ang magiging target. Nasipa si Greed dito. And look at this, Hades going in. Tempest of Blades na gamit agad. And medyo nasa alanganan ngayon ng Aura PH dahil nagamit nga yung ultimate agad ng isang Ling. Nako, delikado dun. And with that, since meron silang information na okay, wala na siyang Tempest of Blades, we can now safely take the Lord. Kaya na-steal dito ni Lord Hades since meron siyang Retribution, but it's quite risky. Kailangan niya munang tumalong, wala siyang, hindi niya pwedeng gamitin yung kanyang ultimate defensively. But with this Greed, just trying to be annoying, trying to catch up, may nade-delay niya yung pag-take ng Onyx PH sa kanyang turtle, sa kanyang Lord rather. Nakikita mo si Greed dito kung paano siya dumaan, para siya nag-bridge ng onte. Oo. And Hate, nasa area siya, nakita ni Hate dito yung exclamation mark sa ulo niya, at alam niya nasa area dito si Greed. And talagang pipilit at pipilit nila to, pero nasa may pinakalikod, Yakno dito trying to get away with a sliver of HP. Hindi niya kakayanin yung damage output. Greed dito mahuhuli, pero si Lord Hades gustong gusto lumaban. Tignan nyo yung damage output na binabato dito ng Aura PH. Pero Onyx, dalawa ang matitira sa kanila doon. Dilar in the shadows, nasa brush siya dito. JP ang kanya nahuli, and Electo final blow nandun sa kanya yung love strings. Pero kakayanin ba ni JP tumakas dito na eye for an eye yun? And that is going to be the end to that skirmish. Ang ganda ng ginawa ng Aura doon. And yep, Onyx PH, kahit sabihin mo sila ang may kalamangan ngayon, kailangan nila respetuhin yung mga ganong nakakagulat na instances para sa side ng Aura. Worth trade ang nangyari sa side ng Aura PH. Bakit? Kasi nakuha nila si Iyakno at si Hate, dalawa sa mga assassins na nag-compose sa Onyx PH. And ang trade lang nila doon is si Greed with Natalia and also with Rafflesia. Si Rafflesia naman kasi okay na ibigay niya yung kanyang buhay para sa kanyang teammates, as long as he can soak most of the damage or at least force Onyx PH to use their cooldowns. Pero ito mukhang dito sa taas with the Heart Guard, Iyakno dito will be the primary target para kay Greed. Kapag na-silent siya, hindi siya makapag-jit kundo, hindi siya makapag-shoot po, hindi siya makapag-wave the dragon. All the mobility in the world, tatanggalin mo sa isang Cho. Ngayon, wala yung isang member dito sa side ng Onyx. Kumpleto ang Aura. It's time for them to head straight for the Lord. Ang question, TDZ, ko-contest ba ang Onyx? Tingin ko i-ko-contest to ng Onyx. Kayang-kaya nila. Nandun si Dilar, nandun si Kairi, at namukhang nagkakaroon ng bakbakan dito sa may top lane sa side ni Hate. And available din yung Retribution, pero kailangan nang bumilis. Napakagandang steal. And that is going to be Kairi na nasa gitna ng lahat. Winter Truncheon, at hindi niya kakayanin yung damage output nung pagkatapos ng Winter Truncheon, almost bursted down na yung kanyang buhay at doon siya matatapos. Onyx, with just one pick off, nabaliktad yung pwesto nila ngayon. Uh-huh. Ang Lord ay nasa side ng Aura, pupunta doon sa top, pero tignan mo kung paano yung pwesto ng Aura yung kalaban nila. Tingin ko nagkaroon ng missed opportunity dito yung Onyx PH. Alam nila, merong information ang Onyx na tinitake na ng Aura yung Lord. Pero si Hate, hindi siya dumiretso kaagad sa Lord area. Yun ay yung magiging contest dito ng Onyx. Hindi nila kaya kumontest ng walang Retribution at ang layo dito ni Hate. And with that opportunity, Aura, nasa kanila ang Lord ngayon with the Luminous
and they need to defend. Onyx needs to defend it properly. Luminous Lord. Pero tignan natin kung paano hahatiin ng Okay yung sarili nila sa mapa dito. Onyx really trying their best to defend their turrets. At tutumba dito si Greed. Hate and Greed. Kanina pa silang nag-aasaran pero ngayon lang may tumumba sa kanilang dalawa. At andito sa my base yung Lord na hataw yung base dito. Taking a chunk of HP doon but still kaya pa rin i-takedown ng Onyx yan at magbaback off dito yung Aura. The tables have turned, Tads. I agree. I completely agree. Kapag nakakuha or kapag nahuli ng Onyx PH dito yung Aura, since they're trying to escape, yun yung magiging possibility na makakuha din sila ng at least 1 to 2 turrets. But unfortunately, nakita mo naman natin dito yung discipline ng Aura PH. Okay, enough na yun. At least, nabawasan. Hindi natin na-takedown yung turret completely, but the HP is enough for them to go for one big sweep or for one big takedown sa mga turrets. And Onyx as well, okay, medyo nakahinga sila onte. Akala natin na talagang one go ng Aura PH to. But with the sustainability, with the burst capability, and also with the clear wave capability dito ng Onyx PH, talaga mabibigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Look at the swing, Thurs. Kita nyo naman, lahat yan pumantay from the 5-minute mark to the 12-minute mark. Mm-hmm. Pumabor lahat yon sa side ng Onyx. Now, Aura, unti-unting nag-swing back yung gold papunta sa kanila. Kahit yung XP, napapantay na rin nila. And this is going to be very interesting since si Lord Hades dito, nakuha niya yung mga gamit niya. Si Greed probably just turned into another damage-dealing core na rin. Pati, it's the Benny Cutie show na ngayon. Totoo. Na-item na yung Harit, and alam naman natin, yung Harit, ang trip niyan, late game talaga. More on late game, and meron siyang Oracle plus the concentrated energy. Kakakuha lang niling ng kanyang Thunder Belt, so we are expecting a lot of slow and chasing capability dito sa side ng Aura PH. But Greed dito, grabe yung damage output sa kanya, pero makakataka siya doon. Pero Iyakno nandito sa may area na to, Immortality will beep up, siyang unang tutumba. Lord Hades going in, at hindi niya din kinaya yung damage output dito nila Kyrie. Hate and the others will still be alive. At Aura na naman dito, kamuntikan na nila mahanap. Ito din yung same situation, same scenario. Nahuli na si Iyakno, pero Onyx, they're doing a great job. Napigilan lang talaga dito yung Aura na makapasok pa sa base. Ang ganda ng pagkaka-trade dito ng nung Aura PH pati ni Onyx. Nauna namatay si Iyakno, but Lord Hades overextended. Pinilit niyang kunin yung mga blades niya sa loob ng Tempest of Blades. Kaso ang nangyari, naumpog din siya sa may gilid at nagkaroon ng opportunity dito yung Onyx na makahabol. So tingin ko okay, risky yung ginawa nilang push, but look at the objective dito sa side ng Onyx. Nawala na yung middle turret nila at yung bottom turret nila is bawasan. So that's okay. Available din yung retribution, but Lord Hades can go for another one since the Lord is already respawned. The Lord is already up. Up naman lahat ng members dito ng Aura and Onyx. Pero as you can see, yung mga members dito ng Onyx, yung mga flicker nila na gamit nila kanina, lahat yun on cooldown pa. Same as JP, same as roughly siya. Ang up lang dito para sa kanila yung execute, yung purify, hindi rin up dito para kay Ben Cutie. And retribution is still up for both of these teams. So okay lang yun. Kaya nila i-contest yung isa't isa. Pero si Greed dito, ginagawa na naman yung ginawa yun ng Season 5. Naku, yun talaga yun, no? Yung talagang yung Natalya lagi every single time, mga kaibigan. Kung mapapanood nyo si Greed, yung sa kanyang Natalya, ilang beses siyang nakakuha ng win. Just by split pushing. At si Dilar, sinubukan din niya makipag-man up kay Lord Hades, but at least advantage to sa side ng Onyx PH. Kasi, sa side ng Aura. Since wala dun si Ling, walang retribution, nakikita natin sa minimap na almost lahat ng miyembro ng Aura and Onyx PH is converging sa may Lord area. So kapag nangyari yun, mapipwersa ang Onyx na or ang Aura na pumunta agad gamitin yung kanyang jumping technique para kay Ling na makapunta sa Lord area. Yung pala yung tawag doon, jumping technique. Jumping technique. Kasi diba merong anong technique, anong style mo boards? Diba may mga jumping technique, may mga jumping spider, mga ganyan. Yung running rooster. Running rooster. Yan, so kumbaga, wag mo isiwalat yung edad natin. Wag, hindi naman nila alam yun. Sa mga millennials, hanapin nyo yan. Yung kicking fish. Running rooster, mga ganyan. Yung jumping technique.
Ah, yun yung jumping technique. Kumbaga, yung ibig kong sabihin, ang punto ko dito is, kumbaga, mapapersam na ubusin lahat ng energy ni Ling para lang makabalik dun sa Lord area. Mm-hmm. Now, the game resumes at painit ang laban na ito. Kaabot na naman ba tayo sa 110 respawn timer? Di natin alam, pero may posibilidad.